Manga cuento. Ni cerdo. College ako nun, at nasa Baguio ako. Inanyayahan ako ng kaibigan kong mamasyal sa boarding house nila. Nagpunta naman ako at sakto po, nung araw na yon ay birthday po pala ng boardmate niya. Binati ko lamang po ang boardmate niya, pero hindi ako nagpunta sa kwarto nila para makipag-inuman. Nahihiya po kasi ako dahil hindi ko naman siya lubos na kilala, at ganun din ang mga bisita niya na mga kaklase niya. Since nag-invite naman siya pero nahihiya talaga ako, kahit na magkatabi pa yung room namin. Bali ang itsura po pala ng boarding house nila ay isang banyo at isang kusina. Hati-hati na lang silang lahat doon ng mga boarders. Bago pa man gumabi ay narinig ko na silang nagkakasiyahan. May music sila at puro sila kwentuhan at tawanan. So hinayaan lamang namin sila hanggang sa gumabi na at nakatulog kami. Bandang alas dos ng madaling araw, nakaramdam ako ng pananakit ng puson at gusto kong mag-CR para umihi. Paglabas ko ng kwarto ay naririnig ko pa rin ang ingay sa kabila at parang hindi pa sila tapos pagkasiyahan. Nagtaka lang ako at nasabi ko sa sarili ko na alas dos na pero gising pa din sila at napakalakas pa ng tugtog. Tumuloy na lang akong papunta sa CR. Bali, pag pumunta ka doon ay tatawid ka muna sa hallway. Nung nasa hallway na nga ako banda, ay may nakita akong babae sa dulo. Nakatayo yung babaeng ito at nakatingin sa bintana. Bali, naka-side view siya sa akin. Parang napakalungkot nito at nakatingin sa sinag ng buwan habang yung manipis na kortina ay humahawi-hawi sa mukha niya dahil sa hangin. Lalapitan ko na sana para tanungin kung anong ginagawa niya doon at bakit napakalungkot niya, nang biglang paglapit ko ay humarap ito. Nanigas ang buong katawan ko nang makita kong kamukha ko siya. As in mukha ko yung nakita ko nung gabing yun. Pati suot niya nung araw na yun ay yung suot ko din nang maghapon, bago ako nagpalit nung gabi ng pajama. Hindi ko inalis yung tingin ko sa kanya. Hindi ako makasigaw dahil parang walang lumalabas sa bibig ko na kahit anong boses. Pagkurap ko, bigla siyang nawala. Tapos yung tugtog na naririnig ko kanina na parang R&B, naging tugtog ng patay. Yung tunog na may ililibing na. Sa sobrang takot ko ay tumakbo na ako sa kwarto. Hindi na ako tumuloy sa banyo at hinintay na lang na mag-umaga. Kinabukasan, pinuntahan ko yung dulo ng hallway. Punong-puno ng box yung mga iyon. Doon tinatambak ng mga boarders yung mga box ng mga binibili nilang gamit, tulad ng TV, ref, at kung ano-ano pa. Kaya napaka-imposible talaga na may tatayong babae doon kasi walang space. At saka yung bintana, totally closed po. Isipin nyo na lang po, Baguio yun. Malamig ang hangin mula labas. Kaya hindi pwedeng magbukas ng bintana, lalo na sa gabi. Hindi ko muna iyon na ikwento sa mga kasama ko. Kinaumagahan, since walang pasok, yung ibang boarders, lumabas sila para mamasyal. Yung mga lalaki naman, nagbasketball. Sinasama nila ako pero ewan ko ba, ayaw ko lumabas nung mga oras na yon. Gusto ko lang magpaiwan. Pero hindi ko in-expect na mag-isa na lang pala ako sa boarding house na yon dahil lahat sila lumabas. Mga bandang tanghali na nun nang naisipan kong magluto ng tanghalian.
Nung naghihiwa ako ng gulay para sa lulutuin kong ulam, parang may dumaan sa gilid ko. Parang nakaitim na may belo. Parang madre. Nakita ko yun sa dulo ng mga mata ko. Pero hinayaan ko lang. Si ewan ko ba, mas nararamdaman ko yung gutom ng mga oras na yon. Maya-maya pa, bumalik na naman siya. As in, dumaan na naman siya sa gilid ko at paglingat ko, naabutan ng paningin ko yung dulo ng damit niya na kulay itim. Doon ko na nabitawan yung kutsilyo at agad akong tumakbo sa kwarto. Nagsisipagtayuan ang mga balahibo ko at takot na takot ako nung mga oras na yon. Hinintay ko na lang ang mga kasama ko na umuwi. Mga bandang hapon nang magkakasama kaming lahat, dun ko na ikinuwento yung nangyari sa akin. Sabi naman ng isa sa pinakamatagal na boarders doon, meron nga daw talagang nagpaparamdam. Ang sabi pa niya, yung black lady daw, sa kusina lang daw talaga yun naglalagi. At sabi pa niya, mga bisita o sa mga baguhan lang daw sila madalas magpakita. Kinabukasan ay umuwi na ako at hindi na bumalik pa doon. Ayoko nang maranasan pa yung ibang kaluluwa o multo na nagpaparamdam. Hanggang ngayon, kahit na may edad na ako, ay hindi ko pa rin makalimutan ang mga karanasan na yan. Na makita ko ang sarili ko at ang babaeng nakabelo ng itim. Magandang araw, Thelmo. Ito ay kwentong nangyari sa amin sa Batangas. Taong 1994 to 1995. Nasa 5 taong gulang ako noon. Yun ang mga panahong ang mga bahay sa lugar namin ay malalayo pa ang pagitan at may kanya-kanyang taniman ng gulay sa harap ng mga bahay. Ang tawag sa amin noon ay balag. Halos lahat ng bahay ay kubo at may mga malalaking bintana para madaling makapasok ang hangin sa loob. Kitang-kita mo din ang langit kasi ang mga bahay ay paakyat ng hagdan at ang baba nito ay kulungan ng mga hayop. Naalala kong halos taon-taon noon ay may mga buntis. Nakapagtataka nga kasi halos sabay-sabay mabuntis ang mga taga sa amin. Sa bagay, nung panahong yun, ang libangan lang doon ay radyong di baterya. Kahit magkakalayo ang pagitan ng bahay namin, ay maririnig mo pa rin ang konting ingay, sigawan kapag nag-aaway, at kahit yung tunog ng mga plato kapag hinuhugasan. Sobrang tahimik palagi ang gabi namin, dahil nga walang masyadong maingay sa amin sa gabi, gaya ng mga sasakyan o kung anuman. Pero nabalot ng ingay ang katahimikan ng lugar namin. Isang gabi, nagsisisigaw ang isa naming kapitbahay na buntis. Nagsilabasa ng lahat nang marinig na sumisigaw ang babae ng aswang. May aswang daw! Tara, dalhin niyo yung mga itak! Nagising si tatay. Noong mga panahong yun ay maliliit pa kami, kaya nag-aalala din siya na baka mapapunta sa bahay namin ang nilalang. Kumuha siya ng itak at nang tinatago-tago niyang baril. Si tatay kasi ay isang gwardiya. Sabi ko nga, ang komunidad namin ay halos lahat magkakakilala. Magkakamag-anak kaya kapag may mga pangyayaring katulad nito, lumalabas silang lahat at handang tumulong. Ang kwento ni tatay ay hinabol daw nila ang isang mabalahibong tao na may anyong aso. O kung aso man daw ay napakalaki nito, mas malaki pa sa kanila. Pumasok daw ito sa sagingan at tumalon sa patay na ilog. Pinagpatuloy nilang paghahabol dito, pero bigla itong nawala at hindi nakita. Ang hinala ng kilalang albularyo sa amin ay
nag-anyong ibon ito para tuluyang makatakas. Napagpa siya nilang bumalik sa kani-kanilang bahay, maliban sa iilan, kasama si tatay. Pumunta daw muna sila sa bahay ng naaswang at tiningnan kung anong nangyari. May sugat daw sa bahaging tiyan ng babae. Para lang daw itong tusok ng isang malaking karayom. Hindi ito kalaliman, pero ang problema, dinudugo ito. Sinugod agad sa malapit na ospital sa kabilang bayan ng Buntis. Nung panahon na yun ay bihira lang ang tricycle sa daan, kaya medyo pahirapan din na makasakay. Kinabukasan ay nalamang wala na daw ang bata sa tiyan. Pinagtataka nila kasi malami pa daw ang tiyan bago umalis. Hindi naman mataba ang Buntis. Puro inunan na lamang daw ng bata ang laman ng kanyang tiyan. Dahil nga magkakakilala at magkakamag-anak ang lahat, ay wala na silang naiisip na pwedeng gumawa nito, kundi ang kaisa-isahang dayo sa aming lugar. Pinuntahan nila ito para harapin, pero wala silang nadatnan kahit ang gamit ng dayo. Ang tanging naiwan ay ang malansang amoy sa loob ng bahay nito. Puro buto ng hayop ang nakakalat sa loob. Sa galit ng asawa ng Buntis ay sinunog niya ang kubo nito hanggang sa abo na lamang ang natira. Magandang araw, Sir Telmo. Nais ko po sanang magbahagi ng aking karanasan pagdating sa mga kababalaghan. Pero bago ang lahat, nais ko po munang magpasalamat dahil inaccept niyo po ang friend request ko. Natutuwa po ako sa inyo kasi hindi po kayo suplado. Nox. At saka ang pogi niyo po. Hindi po mga kagiliw, biro lang po yung huli. Siningit ko lang. Balik tayo sa kwento. Napakaikli lang po ng kwentong ito na ibabahagi ko. Nangyari po ito taong 2013, Zamboanga City. Nakiusap po ang kapitbahay namin sa tito ko na kung pwede ay hiramin muna nila yung multicab namin. Kamamatay lang po kasi ng kamag-anak at nais nilang makilamay. Sumama po kami ng tita ko sa kanila. Bali, sa harapan kami upo at ang tito ko ang nagmamaneho. Sa likod naman yung pamilya ng kapitbahay namin. Medyo may kalayuan po yung bahay ng kamag-anak ng kanilang paglalamayan. Mahigit isa't kalahating oras din ang aming biyahe bago nakarating sa bahay ng kamag-anak nila. Pagkarating namin doon, konting kwentuhan lang at nag-alay kami ng dasal para sa yumao. Mga alas 10 pasado na nung nagpaalam kaming umuwi. Yung kapitbahay naman namin, pumayag din dahil meron din silang trabaho kinabukasan. Pagka-uwi po namin, kaagad na po kaming pumasok sa kanya-kanyang kwarto. Dahil dala ng matinding pagod sa biyahe, nakatulog po ako kaagad. Mga bandang madaling araw nang maalimpungatan ako. Pakiramdam ko kasi parang may nakatitig sa akin. Pagdilat ko, laking gulat ko. Kasi may katabi akong babae. Mahaba ang buhok niya at itim na itim ang mga mata niya na nakatitig sa akin. Natulala ako noon. Hindi ako makakilos sa kinahihigaan ko. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Sa hindi malaman na dahilan, bigla akong napalingon sa bandang pintuan. Pagtingin ko doon, nakabukas yon. Nagtaka ako kasi parati ko namang nilalak yon every time na matutulog ako. Paglingon ko po ulit dun sa pwesto kung saan ko nakita yung babae, wala na ito dun. Saka ko lang naalala na hindi pala kami nagpagpag nung umuwi kami. Kaagad po akong nagdasal at nagpasalamat. Nakatulog naman po ako ulit. Pero
May mga panahon na bigla ko na lang din naaalala ang mga nangyaring ito. Noong kabataan ko, ay nakatira ako sa probinsya sa aking lolo bago ako nalipat sa Maynila. Elementary ako noon nang maranasan ko ang hindi ko makakalimutang pangyayari. May kapitbahay kami noon na tawagin na lang natin sa pangalang Don at Buboy. Si Don ang panganay at si Buboy ang pangalawa sa apat na magkakapatid. High school na ang magkapatid na ito, pero nagsasaka din sila kapag nakukontrata. Dagdag pera at baon kasi yon sa eskwela. Hanggang sa isang araw ay umuwi na lang ang magkapatid galing sa sakahan na sinusumpong ng parang pagkabaliw. Sa tuwing sasapit ang alas 12 ng tanghali at alas 8 ng gabi ay sinusumpong ang mga ito. Bigla na lamang umanong tutulo ang napakaraming laway sa kanilang bibig at nagsisigaw itong mga to. Kapag nauna na ang isa ay asahan mong susunod ang isa pang kapatid. Ang unang impresyon naman o ay nabaliw na sila at madalas ay nakakulong na lamang kami sa bahay sa tuwing sinusumpong ang mga ito. Pero ang nakapagtataka ay sinusumpong silang madalas kapag tanghali at gabi, tapos magkasabay pa. Isang gabi ay nagkagulo ang mga tao. Dun banda sa kapitbahay naming tawagin na lang nating si Igme. Nahuli niya kasi si Buboy na nasa ibaba ng bahay nila. Kinakagat ng buhay ang isang manok niyang pangsabong. Ang nakapagtataka pa dun ay naka-barbed wire ang paligid sa babang bahay nila Igme. At ang tanging daan lang dun ay ang pinto na may kadena at lock. Hindi daw ito nagalaw at kahit saan sila tumingin ay wala namang nasira. Pinaalbularyo daw nila ang magkapatid. Ang kwento ay marami daw na buhok o bertud ang nakapulupot sa loob ng kanilang pusod. Sa probinsya kasi ay indikasyon ito na malapit ng maging aswang o tinatawag na bagong yanggaw ang mga ganitong tao. Nung gabing natanggal ang buhok sa katawan nila ay nakarinig kami ng kaluskusan sa bubong. Hindi na namin ito sinilip. Ang narinig na lamang namin ay yung pagsigaw ng nanay nila na mayroon nga daw tumatakbo sa taas ng bubungan. Matapos ang paggamot ay hindi na namin narinig o nakikitang sinusumpong ang magkapatid. Hindi ko din alam kung gumaling sila kasi lumuwas na ako ng Maynila pagkatapos nun. Ang nakapagtataka lang, Thelmo, ay nung umuwi ako para magbakasyon. May kanya-kanya na silang pamilya at nasa gitna na ng bukid ang bahay nila. Lagi kapag nakikita nila akong dumadaan ay hindi nila ako tinatanta ng alukin ng ulam nila. Tinatanggap ko naman yun para hindi sila magtampo. Pero pinapatapon na lamang ng lola ko pagdating sa bahay. Siguro ay nalaman din nila ang tungkol dito dahil nung pabalik na ako sa Maynila ay nakatitig ito sa akin na parang nagtataka. Magaling na kaya talaga sila? O baka naghahanap lang din ng bagong yayang gawin? Hello Sir Thelmo, ako si Gian. Since nakikinig naman ako sa stories mo ay naisipan kong ibahagi ang sarili kong kwentong karanasan namin ng mom ko. Way back 2006, first year high school ako noon at kasama ko sa bahay ang mama ko at ang lola ko na inaalagaan namin. Yung lola ko may wheelchair na siya at since mahilig siya mag-smoke ay andun ang wallet niya na may sabitan kung saan doon niya nilalagay ang posporo na pansindi sa sigarilyo. Gabi noon, buwan ng Mayo at may bagyo. Walang kuryente. Sabi ng mama ko, G,
Kuhanin mo yung kandila dun sa cabinet at kukuhanin ko sa inay ang posporo. Madilim na, wala pa din ang kuryente. So ako naman, pumunta agad sa kwarto namin ng mama ko. Yung lola ko ay may sariling room. Andun lang muna siya. Di muna namin siya inilabas sa salas kasi nga madilim at nakapaghapunan naman na kami. At dahil nga wala namang ganap sa salas at walang kuryente para manood ng TV, ay nandun lang siya. At ang wheelchair niya naman, nakatabi sa kama niya. Maya-maya pa ay nanginginig na tumakbo sa akin ang mama ko. At naluluwa sa takot na sinabing, "Neng, may tao! May tao!" Sabi ko, "Ha? Anong tao, mama? Si inay lang naman ang nandun, di ba?" Habang tinitingnan ko si mama, napansin ko na literal na nagtatayuan ang mga buhok niya. Takot na takot siya nung mga oras na yun. May itim na lalaki yung nakikipaghigitan sa akin sa lagayan ng inay ng posporo anak. Nangingilabot niyang sabi sa akin. Nanginginig ako nung mga oras na yun. Noon lang ako nakaranas ng ganun. Sa tagal na namin sa bahay na yun, kung anumang elemento yun, halatang ayaw niyang maging maliwanag ang bahay namin. Dahilan siguro kaya nakipag-agawan siya sa mama ko sa lagayan ng posporo. Ito pa, February 2013. Maaga kaming nagising ng hubby ko para umaten ng seminar para sa kasal. Nasa may salas siya. Nagsusuklay sa harap ng malaking salamin namin. Yung sinaunang salamin. Yung merong Japanese na mga babae na disenyo. Imik ng imik ito, nagsasalita. Parang may kausap. Sabi ko, "Anong sabi mo, Han? Sinong kausap mo dyan?" Sabi naman niya, "Oh, akala ko dumaan ka sa likuran ko. Meron kasing dumaan sa likuran ko eh. Parang itim na tao yung nakita ko. Eh tayo lang naman dito dalawa, kaya sino pa bang papasok sa isip ko na dadaan? Eh di ikaw lang." "Eto ako, kita mo, kakababa ko lang mula sa taas." "Teka, itim ba ka mo? Ayan din siguro yung nakita ni mama na kinikwento ko sa'yo," sabi ko sa kanya. Tinuloy na lang namin ang pag-aayos namin sa aming sarili at hindi na napag-usapan ang bagay na iyon. Pero hanggang ngayon ay napapaisip ako. Sino kaya ang itim na tao na iyon? Bakit kaya siya naninirahan sa bahay namin? Posible kaya na nauna siya na manirahan doon kesa sa amin? Espanyol lang ninuno ko pero di naman nila natirahan ang bahay na iyon para isipin namin na sila iyon at gumagabay sa amin. Ito nga pala, Thelmo, ang kwento ng aming boarder na taga Mindanao. Nag-aaral siya dito sa Cebu. Ang pangalan niya ay Ate Sansan. Dahil nawili siya dito sa Cebu, ay malimit lamang umuwi ito sa kanila. Madalas ay nandito lang siya kahit pa summer o holiday. Hindi rin ganun kapala kaibigan si ate. Mas gusto niya pang mapag-isa madalas. Mahilig din ito sa mundo ng spiritual. Kaya kahit ang mga ka-boardmate niya ay medyo natatakot na rin dahil nakikita nila itong naglalaro ng Spirit of the Glass sa dormitoryo. Nakwento niya din sa amin na may ginawa siyang ritual bago mag-araw ng puso. Ang malaking salamin sa kwarto niya ay tinakpan niya ng maitim na tela at nagdasal ng palihim habang nakasindi ang kandilang may itim na ribbon. Paulit-ulit niyang inusal ang hindi maintindihang salita hanggang dumating ang ating gabi. Tinanggal niya ang itim na tela sa salamin at nagpakita daw dito ang kanyang mapapangasawa. Hindi nagtagal at ang kanyang pagkasabik ay napalitan ng takot at tilakbot. Nang ang lalaki sa salamin ay biglang nagkasungay.
Hinimatay si Ate Sansan at agad naman itong tinulungan ng kanyang mga ka-boardmates. Pinagsabihan ito ni Mama sa nangyari. Hay naku San, huwag mo nang uulitin yan ha. At saka magdasal ka sa Panginoon para gabayan ka niya. Ang hindi alam ni Ate Sansan ay nabuksan na pala ang third eye nito dahil sa pangyayaring yon at sa hilig niya rin sa pagtawag ng mga espiritu. Isang linggo ang lumipas ay nakatanggap siya ng telegrama galing sa kanyang kapatid na pinapauwi daw muna siya sa Mindanao. Pagkababa nito sa bus ay agad siyang kinawayan ng kanyang nakababatang pinsan na nakatayo sa kabilang kalye. Kamusta pinsan? Aba, sinundo mo pa ako dito ah. Dahil dyan, ikaw ang una kong bibigyan ng pasulubong. Ito, kunin mo na. Sana magustuhan mo. Tuwang-tuwa daw ang pinsan niyang tumakbo pa uwi sa bahay nila. At nakasunod naman sa kanya si Ate San. Pagkatapos nitong lumiko sa may damuhan, ay bigla na lamang itong nawala sa paningin ni Ate. Aba, nasaan ka na? Ninataguan mo ako ha, porket nakuha mo na yung pasalubong mo. O siya, una na ako sa bahay. Pagdating niya umano sa kanila ay walang tao yung bahay nila. Tinawag niya yung mga magulang niya, pero walang sumasagot. Ang ginawa niya ay tinanong niya na lang yung kapitbahay nila. At ang sinagot nito ay nagpatindig ng balahibo niya. Oy Sansan, ikaw pala yan. Halika muna dito. Pumasok ka dali. Dalian mo. Alam mo ba yung nangyari? Yung kamag-anak mo nandun ngayon sa kapilya. Nakaburol ngayon dun yung nakababata mong pinsan. Sobrang pagtataka ni Ate sa nun. Imposible kasi. Sinundo pa siya nito kanina lang. Hindi na nagsalita ng kahit ano ang kapitbahay nila. At wala na ding masabi ito sa kung anong nangyari sa pinsan niya. Pinapunta niya na lamang si Ate dun sa kapilya. Pagdating niya dun ay naabutan niyang nag-iiyakan ang mga kamag-anak niya. Sansan, yung pinsan mo, pinag-interesan ng isang grupo ng kulto na masyadong maraming koneksyon at may malakas na kapangyarihan. Wala na ang pinsan mo. Lumapit si Ate Sansan sa ataol at halos huminto ang mundo niya nang makitang wala itong laman. Sinabi ito ni Ate sa kanyang mga kamag-anak. Pagkasabi niya nito ay bigla na lamang namatay ang lahat ng ilaw at dumilim ang paligid. Lahat ay kumuha ng lampara at nagsindi ng kandila. Nagulat si Ate San nang biglang may bumukas sa lagusan sa banda ng altar. Lumabas doon ay ang mga nakaprosesyong mga tao. Pinatahimik niya ang lahat at sinabi ang nakita. Pero nung mga oras na yon, tanging siya lamang yung nakasaksi ng lahat ng nangyayari sa altar. Hanggang sa hinawakan nila si Ate San at lahat ng nakadikit sa kanya ay nakita rin iyon. Dahan-dahang lumitaw ang mga animoy pare at madre na nakatalukbong ng maitim na damit at may dalang pulang kandila. Sa gitna ay nakita nila ang bata na inaalalayan ng iba pang nakaprosesyon. Huminto ang mga ito sa harap ng ataul at nilagay nila ang bata sa loob. Nanginginig ang mga kamag-anak ni Ate sa takot habang ang mga nasa altar ay umuusal ng makapanindig balahibong dasal. Nagsisiksikan sila ngunit napakalamig ng hangin sa loob ng kapilyang yon. Ang mga nagdasal o nagritual ng nakaitim ay dahan-dahang naglakad palabas. Ni hindi nila napansin ang magkakamag-anak na nanginig sa takot. Napakarami daw ng mga taong nakatalukbong na masasabing sobra sa isang dosena. Ang nakapagtataka, maliit lamang ang kapilya. Paano sila nagkasya sa loob?
Ang isa pang katanungan ni Ate noon ay bakit siya lang ang nakakita? Kasama ng mga kamag-anak na humawak sa kanya. Ikinuwento agad ito ni Ate San pagbalik niya sa boarding house kasama ang kapatid niya. Naniwala si na mama pero palihim na sinabi ng kapatid nito na huwag paniwalaan si Ate dahil nababaliw na raw ito. Balak daw nilang ilagay ito sa isang mental institution. Normal naman si Ate sa tingin ni na mama, pero ayaw na rin nilang makialam pa. Totoo kayang nababaliw lang si Ate San? O baka naman may tinatago pa ang kapatid niya sa amin?